this time, naguguro po tayo. Babalik tayo sa ating mga kasing bahay. Kasing bahay. Yung mga kasama natin sa church natin. Sige, naguguro po tayo. Yung mga kasama ng kasing bahay. Yung mga kasama ng kasing bahay. Number one, repeat the song from lesson three. So for lesson one, lesson two, walang song. Let's commit our worship for lesson three. Unang kanta. Wala pa silang alam ng kanta. So kailangan ituro sa kanila. Pagbalik sa lesson four, di pa kabisado. So kung ano ang awit sa lesson three, ulitin na lang sa lesson four. Huwag muna magdagdag ng marami. At isa lang nila. So, unti-unti, matututo sila para sa mga 2 or 3 or 4 weeks sa mga isang kanta. After a while, kanawa lang. After a while, kanawa lang. After a few weeks, kanawa lang. So, maganda, isa lang muna. Tapos, number 2, display. Maganda, maganda. If you see that, you do the hit for ding-ding. Masama. Okay, tip. Number four, continue to start second generation groups. Continue to start second generation groups. Quitting from the start after lesson one. Merong mga baguhan, they will start groups. There are some hindi pa. So after every lesson, happy lesson will go. Kaya nang pwede pa akong kanina. Ang ating sadya ay maliligtas, hindi pa ligtas. Kung ligtas niya, reinforcement sa kanilang kaligtasan at sa training para sila ay hatawak ng grupo. So, pati sa lesson na ito, sisapin natin, ngayon tinuturoan natin, ibuksan nila ang grupo. Laging gano'n ang ating gagawin. Tapos, tip number 9. Train during the practice. Train during the practice. Pag isa lang leader, tapos yung group members, magpa-practice sila, mamuna. Huwag tayong matulog, huwag tayong mag-test sa pangkong mga lang. Pasibo tayo. Pag sila yung magpa-practice, ang gagawin natin bilang leader, encouragement. Puro encouragement. Lahat ng magandang ginagawa nila, diunin. Hey, gandang bang sa mga. Mag-passion talaga. Magaling magkamay. Magaling matingin. Lahat ng mabuti. Sabihin nyo, lahat ng mabuti ang ginagawa nila. Pakasasayin, para mag-build up sila. Kung pakiramdam nila, hindi nila kaya. So we give lots and lots of encouragement. Konting gabay, kung kailangan konting gabay, magbigay ng konting gabay. Pero ang pinakasadya natin as the leader during the practice time is we build their confidence. Build their confidence. All you can, do all you can to build their confidence. Kapatid, magaling. Kapatid, kayo. Oh, maganda. Kaming tayo mga. Yung binabahagin mo, iwan yun. Pagamitin kami rin. Purong encouragement. Purong building ang company. Mahalaga po. So, bilang leader, during the practice time, yan ang patay natin. Encourage, build your company. And then, tip number 13. Pero copy the lesson, paalaala po. Paalaala. Pero copy the lesson. If you photocopy the lesson, malaking chance yung tuturo ay magturo sila sa iba. At sila rin ay pwede mag-photocopy. Kung tayo lang may hawak na lesson, sila hindi mag-umot sa kanya. Wala silang magagawa. Wala silang hawak na lesson. Kaya, kailangan mag-photocopy, ibigay sa bawat isa, maghawak na. Pag may hawak na, the chances of them leading a group increases by 20 or 30 times. Malaking, mas malaking sin kung may hawag ng lesson sila. Okay. Yun lang po ang doon sa tip. Tingnan natin na bottom of page 5 interaction. Which tips do you especially want to remember and apply? Sa lahat ng mga tips na ito, which do you especially want to remember and apply? Pwede ko ba? Mag-share sa 6 minutes for 2 minutes. Okay. Ituro
po natin ang OBS na ito, ang kalibugan anak, si Edric Pocan Believers, o Brand New Believers, this week. Ulitin po natin, ang assignment natin is to teach this OBS. So, kalibugan anak, si Edric Pocan Believers, o Brand New Believers, this week. Of course, kung bago-bago yung group of believers, yung Bible study group mo, saan po tayo magsisimula? Lesson number one, may progression to some. Okay? Ngunit kung nandun ka na sa comfort session, ito po yung antinod ka. So, may assignment po tayo. Kailangan na ituro natin ito. Today, ipoprint po natin yung church members natin. Okay? After you had the experience of that, leading this OBS, kasi mag-practice tayo, we have to train our church members to do the same. Na kita na po natin kanina na nag-lead, tapos kanina tayo rin na nag-lead. You can train them through doing the platform just like we did. So, ang gawin po natin, kailangan nag-plano tayo. When you do the practicing in your church in training, dapat ang mga na din later from it. Okay, hindi yung pastor. Sige po ba yun? So, kailangan, may action plan tayo. Ang action plan natin is when will you do the practicum for the Alibugan Anak in your church? Kailan po natin gagawin itong training, itong practicum sa ating simbahan? Yung unang question for the action planning, and then, sino ang manguna sa practicum na ito? So, maglalagay po tayo ng date. Unang-una, when will you do the practicum for Alibugan Anak in your church? Kailangan may date ka. Alam natin kung kailan yung ating gagawin nito. And then, yung leader, lagay po natin. Ulitin natin, ang pinakamagaling mag-lead dito is the lay person. Pwede po ba natin pag-usapan within our group? First mix natin, ulitin natin, date na magpa-practice at yung mangunguna. After po natin na-discuss na, ilalagay natin ito mamaya dun sa ating seat, monitoring seat. Okay po ba? Okay, may 5 minutes po tayo to do this. Please plan with the first minute. For 1 minute, mag-share sa inyong database. Sige ko.